Housemates, nais kong makiisa tayong lahat sa paggunita ng Semana Santa. Kaya naman, kayo ay magkakaroon ng 88 minutes of silence. Kayo ay magkakaroon ng pagkakataon magnilay-nilay. Pagkatapos ng 88 minutes, sa aking hudyat, isa-isa ninyong ibabahagi sa isa't isa ang inyong reflections, Big Brother. Sa panahon ng Semana Santa o Holy Week, ito ang panahon para magnilay-nilay, magbigay ng oras para sa Panginoon, magdasal, mag-reflect sa sarili. At dahil din dito, housemates, meron akong isang task na ipapagawa sa inyo. Sa araw ng Pasko ng muling pagkabuhay, nais ko ay lagyan nyo ng disenyo ang mga Easter eggs. So kayo ang gagawa ng mga disenyo para dito at magpipintura kayo ng mga Easter eggs. Wow! Oh, dito. Ang cute! Hello, Lord. Oh, gusto ko din maliit. Ang housemates game the game naman sa pagdedesenyo ng kanilang Easter eggs. Whoops. Kasabay nito ang paglalagay ng candy sa loob ng kanilang Easter eggs. Cute-cute, ang sarap. Sana tayo din magbigay. Nakakamiss maging bata, no? Dati ganito lang, masaya ka na. Samantala, sa labas ng bahay, naghanda si Kuya ng isang masayang Easter egg hunt para sa mga bata. At ito mismo ang mga Easter eggs na dinisenyo ng housemates. Habang nagkakasiyahan ng mga bata sa labas ng bahay, pinapunta naman ni Kuya si Ian sa confession room at pinakuha ng isang sulat. Hey guys! Hello, beta! Oh, hello! Hello, beta! Housemates, nais kong makiisa tayong lahat sa paggunita ng Semana Santa. Kaya naman, kayo ay magkakaroon ng 88 minutes of silence. Kayo ay magkakaroon ng pagkakataon magnilay-nilay. Pagkatapos ng 88 minutes, sa aking hudyat, isa-isa ninyong ibabahagi sa isa't isa ang inyong reflections, Big Brother. Matapos basahin niya ng sulat, ilang sandali pa, nagsimula na ang 88 minutes ng housemates. Sa simula ng 88 minutes, agad na balot ng katahimikan ng bahay at kanya-kanya na muna ang mga housemates. Matapos ang oras, isa-isang nagbahagi ang housemates ng kanilang mga napagnilayan. At unang nagkwento, si Angela. Sobrang pagsasalamat ko sa kanya kasi isa-isa niya tinutupad yung lahat ng hiling, lahat ng pangarap ko sa buhay. And next, umiiyak ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali, ng mga kasalanan ko. And yung pinakahuli, then isa lang talaga hiniling ko sa kanya na bigyan niya ng more power, more strength, and a long life yung parents ko. Especially yung daddy ko. Kasi talagang, gusto ko talagang silang makasama ng sobrang tagal and sobrang haba pa ng panahon. Tinitreasure ko kasi talaga yung family ko na sila talaga yung yaman ko. Pinakamahalaga, pinakaimportante. I can't live without them talaga. So, yun lang. Thank you. Yan nga, unang-unang pumasok sa utak ko yung family ko, syempre. Kasi yung pinakamahalaga. Kung yaman mo ang pamilya mo, sa akin sila ang puso ko. Yeah. Kung may nagawa ko noon sa kanila, sobrang pasasalamat ko na dapat pinalayas na nila ang isang katulad ko noon pa. Oh, promise. Salamat ka sa akin. Isang tulad ko na ganito, dapat matagal na nilang pinalayas kasi wala akong kwenta dapat sa bahay. Wala, as in, wala yun ang pagtingin ko sa sarili ko. Isang beses, sinagot ko si mama sa kasi papa, mas mabuti na lang hindi nyo na lang ako pinanganak. Nagsabi ako ng ganun kay na mama tas kay papa. Pero pinagsisihan ko yung sinabi ko. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, kasi kahit ganito lang ako,
yan pa rin siya. Gumagabay sa amin. Kinakausap ko siya minsan. Nakikita niyo naman minsan, tulala ako dito kung saan-saan ako nasulok. Nandoon, nandito. Yan. Yan ang parang ko pakikipag-usap kay Lord. The end. Okay. So, yung reflection when the timer like started, una, gratefulness ko kay Lord. Yun, grateful rin ako kay Lord kasi wala man akong kapatid, binigyan niya ako ng 50 na kapatid. Oh, kapatid lang ha? Kapatid! Hindi. Ayun, kasi alam niyo naman, kung wala parents ko, ako lang mag-isa sa bahay. Tapos ngayon, wala, di ko kasama parents ko, at least may mga kasama pa rin ako. At kahit papaano, hindi pa rin ako lonely, ganun. Tapos yun, sobrang grateful ko lang talaga kay Lord sa mga blessings niya. Ano ba? Yun lang, man. Thank you. Sa 88 minutes lang, naisip ko is magpasalamat lang talaga sa kanya. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi hindi niya ako pinabayaan. Yung family ko hindi niya pinabayaan. Yun, kasi yung mama at papa ko, matatanda na wala sa trabaho. Nagpaparal sa akin, mga kapatid ko na lang. Tapos maswerte pa nga ako kasi pinoprovide nila lahat mga kailangan ko. Hindi ako naghirap sa ano. Katulad nila, nagtrabaho sila. Sinakripisyo nila yung pag-aaral nila. Nang marating lang yung kung anong kinararoonan nila ngayon. So yun, pasalamat din ako sa mga kapatid ko. Sobrang papasalamat ko lang talaga kay God. Yun lang, sobra. Love you, Kuya Bats! My reflection was to thank God for the opportunity He gave me. Only God can say who you really are. Like no one, like no other one. He can only tell who you are and who you become. So I have to just put all my faith in Him. I would be restored, not broken anymore. Mm-hmm.